Isang mapanuring araw mga mag-aaral ng grade 10, maligayang pagdating sa Araling Panlipunan para sa makabagong silid-aralan. Ako si Ma'am Che, ang teacher analyst na magiging gabay ninyo sa pag-unawa ng mga isyu at pangyayari sa lipunang ating ginagalawan. Dito sa Araling Panlipunan 10, kayo ay magiging mulat, mapanuri, at may paninindigang kabataang Pilipino. Kaya ihanda na ang inyong mga self-learning modules, papel at ballpen, at sisimulan na natin ang makabuluhang talakayan. Sagana ang Pilipinas sa mga likas na yaman. Tunay ngang ito'y biyaya ng kalikasan na tumutugon sa walang katapusan nating mga pangangailangan. Ngunit sa kabila ng mga kapakinabangan na makukuha natin mula dito, patuloy at mabilis itong nauubos dahil sa mapang-abusong paggamit nito. Ang paghahawa ng kagubatan o deforestation, pagminina o mining, at pagkukwari o quarrying ay mga kontemporaryong isyong pangkapaligiran na nararanasan ng ating bansa. Noong nakaraang episode, ay inilarawan natin ang kalagayan ng Pilipinas, ang sanhi at epekto ng mga isyong ito sa atin, at mga hakbangin na ginagawa ng ating pamahalaan bilang pagtugon sa mga suliraning ito. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, nais ko munang hasain ang inyong kakayahan sa pagsusuri ng mga pahayag. Magbibigay ako ng 3 pahayag sa bawat paksang tinalakay natin noong nakaraang episode. Mula sa mga ito, ay susuriin ninyo kung ano ang katotohanan sa hindi. Tatawagin natin ang gawaing ito na 2 Truths and a Lie. Pipiliin ninyo ang walang kinalaman sa paksa. Mayroon kayong 5 segundo upang magsuri. Simulan na natin. Una, paghahawa ng kagubatan o deforestation. 1. Ang pagkasira ng kagubatan ay nagbubunsod sa paglala ng mga suliraning dulot ng climate change. 2. Nananatiling mahigit sa kalahati o 57% ng kabuuang lupain ng Pilipinas ang kagubatan. 3. Isa sa mga nilalaman ng Batas Republika bilang 2706 ay ang pagtatatag ng Reforestation Administration. Ang 1 and 3 ay katotohanan, samantalang ang 2 ay hindi. Ayon sa lathalain na inilabas ng Senado noong 2015, mula 57% noong 1934, ito ay nag-lamang noong 2010. Nangangahulugan ito na napakabilis ng pagkaubos ng ating kagubatan. Ikalawa, pagmimina o mining. 1. Ang Mindoro ay isa sa mga key biodiversity areas na may malalaking minahan sa bansa. 2. Isa sa mga epekto ng pagmimina ay ang pagkakaroon ng fish kill na sumisira sa kabuhayan ng mga mangingisda. 3. Ang Executive Order No. 79 na isinabatas noong 1995 upang maiwasan ang hindi mabuting epekto ng pagmimina. Kung ang sagot mo ay 3, tama ka! Ang isinabatas noong 1995 ay ang Philippine Mining Act. Ang batas na ito ay nilikha upang masubaybayan ang operasyon ng pagmimina sa buong bansa kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Ikatlo, pagkukwari o quarrying. 1. Ang quarrying ay gawain kung saan ang iba't ibang mineral tulad ng metal, di-metal at enerhiyang mineral ay kinukuha at pinoproseso upang gawing tapos na produkto. 2. Ang pagkasira ng biodiversity at ecological balance ang pinakamatinding epekto ng quarrying. 3. Ang quarrying ay ginagawa sa mga bundok at tabing dagat. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot mo ay 1,
Magaling! Ang quarrying ay paraan ng pagkuha ng mga bato, buhangin, graba at iba pang mineral mula sa lupa sa pamamagitan ng pagtitibag, paghuhukay at pagbabarena. Ang deforestation, mining at quarrying ay mga kontemporaryong isyung pangkapaligiran na may malawak na epekto sa ating lipunan at mamamayan. Placard. Saan mo to karaniwang nakikita? Ano ang karaniwang inilalagay dito? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong gumawa nito at ang ilalagay mo ay may kinalaman sa kontemporaryong isyung pangkapaligiran, sa anong isyu ka kaya magbibigay tuon? Sino sa inyo ang nakabasa o nakapanood sa balitang ito? Ito ay naganap noong September 25, 2020 sa UP Diliman. Sa kabila ng mga restriksyong dulot ng COVID-19, nagsama-sama ang mga Filipino environmental activists at miyembro ng Youth Advocates for Climate Action Philippines or YACAP para ilunsad ang Global Climate Strike. At hindi lamang ito sa Pilipinas inilunsad. Mahigit 3,000 mga lugar sa buong mundo, libo-libong mga kabataan, iba't ibang kaparaanan, iisa ang layunin. Manawagan para sa agarang pagtugon ukol sa isyu ng climate change. Bakit ganun na lamang ang panawagan ng paghingi ng agarang pagtugon patungkol sa isyu na ito? Ang episode natin ngayon ay hango pa rin sa Melt-Tuna, natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyung pangkapaligiran ng Pilipinas. Mayroon akong inihandang 5 placard na naglalaman ng mga pahayag. Suriin ang mga ito at isulat sa inyong inihandang papel ang tama kung ito ay nagpapahayag ng katotohanan at mali naman kung walang katotohanan. Kaya na ba ang 5 segundo para ito ay inyong sagutin? Imulat ang mga mata, magsuri at tumugon. Unang placard. Ang climate change ay malaking banta hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang pahayag ay tama. Walang global climate strike kung ang isyu na ito ay nasa pambansang saklaw lamang. Tulad ng datos natin kanina, mahigit 3,000 lugar sa iba't ibang panig ng mundo ang naglunsad ng climate strike. Nangangahulugan ito na ang climate change ay isang pandaigdigang kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Ito ay naramdaman simula sa kalagitnaan ng 20th century na hanggang ngayon ay nagdudulot ng malawakang epekto sa anumang pagkakataon. Tignan natin ang ilang mga kaganapan. Ito ay nagpapakita na ang climate change ay malaking banta sa buong mundo. Ikalawang placard. Ang climate change ay natural na pangyayari kaya't walang dapat sisihin sa pag-iral nito. Ang pahayag ay mali. Ayon sa Department of Health, ang climate change ay ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Abnormal na pagbabago ng klima sa buong mundo. Nararanasan mo ba ito? Nangyayari ba ito sa inyong komunidad? Nararanasan mo ba ang abnormal na pag-init o paglamig ng temperatura? E ang tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan sa inyong lugar? Ang climate change ay maaring natural na pangyayari o kaya naman napapabilis o napapalala ito ng tao. Suriin ang talahan na yan. Lagyan ng check kung ito ay ginagawa ng mga tao sa ating komunidad at X naman kung hindi. 1. Deforestation. 2. Pagsusunog ng fossil fuel. 3. Paggamit ng mga sasakyan na gumagamit ng gasolina na siyang nagbubuga ng carbon dioxide. 4. Pagsasawalang bahala sa waste segregation. 5. Paggamit ng mga kemikal na fertilizer.
Kamusta ang inyong mga sagot? Ilan ang may check? Tatlo? Apat? O lahat? Ano ang ipinapakita nito? Ang iyong mga sagot ay nagpapakita na ikaw at ako, tayo ang nagiging dahilan sa paglala ng climate change. Ikatlong placard. Sa pag-iral ng climate change, tanging kapaligiran lamang ang apektado. Kung ang sagot mo ay mali, tama ka. Tignan ang mga larawan. Patungkol saan ang mga ito? Kung ang sagot mo ay patungkol sa mga epekto ng climate change, tama ka ulit. Ang ipinapakita ba ng mga larawan ay epektong pangkapaligiran lamang? Nasasaklawan din ng issue na ito ang iba pang uri ng kontemporaryong issue. Ang climate change ay may epekto sa kapaligiran, kalusugan, at kabuhayan ng tao. Ika-apat na placard. May magagawa ang bawat tao upang mapababa ang peligrong dulot ng climate change. Ang ika-apat na pahayag ay tama. Naniniwala ka bang may magagawa ka? Buksan ang inyong second module sa Gawain 14, hashtag para sa bayan, hashtag para sa kinabukasan. Ikalimang placard. Bilang kasapi ng nagkakaisang bansa, tumutugon ang Pilipinas sa hamon ng climate change. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Ang Republic Act No. 9729 na kilala bilang Climate Change Act of 2009 ang sagot ng Pilipinas sa banta ng climate change. Isa sa nilalaman nito ay ang paglikha ng Climate Change Commission. Ilang placard ang inyong nasagutan? Kung lima, mahusay. Ibig sabihin ay mulat kayo sa isyong ito. Ngunit paalala mga grade 10, hindi sapat na maging mulat. Dapat ay maging mapanuri at mapagtugon sa paglutas ng mga suliranin. Upang masukat ang inyong natutunan sa ating talakayan, sagutin ang Gawain 15, panghuling pagtataya bilang 11-15 sa inyong self-learning module. Alin sa sumusunod ang layunin ng Climate Change Commission na nilikha sa ilalim ng Climate Change Act of 2009? A. Panatilihing malinis ang hangin ng bansa. B. Gumawa, sumubaybay, at sumuri ng mga programa at pagkilos sa pagbabago ng klima. C. Pag-aanin ang negatibong epekto ng climate change. D. Mapahusay ang kakayahan ng mga negosyante na gumamit ng environment-friendly na estratehiya upang mapaunlad ang ekonomiya. Ang sagot ay B. Ang Pilipinas ay apektado ng nagaganap na climate change. Alin sa sumusunod ang epekto nito sa ating bansa? A. Pagtaas sa insidente ng dengue. B. Pagliit ng produksyon ng pagkain. C. Malalakas na bagyo na nagdudulot ng pagbaha at landslides. D. Lahat ng nabanggit. Ang sagot ay D. Ang pag-init ng temperatura ng mundo ay nagdudulot ng mga sakuna gaya ng heat wave, baha at tagtuyot. Alin sa mga sumusunod ang maaaring maging epekto nito? A. Pagdami ng sakit gaya ng dengue, diarrhea, malnutrisyon at iba pa. B. Pagkakaroon ng marami at malalakas na bagyo. C. Pag-iral ng mga pangklimang fenomena gaya ng La Niña at El Niño. D.
pagkakaroon ng tinatawag na global warming? Ang sagot ay A. Dahil ang Pilipinas ay isang kapuluan, isa ito sa mga bansang labis na apektado ng climate change, lalo na ang sektor ng pagsasaka at pangingisda. Ano ang maaaring implikasyon nito sa kabuhayan ng mga mamamayan? A. Nagdudulot ito ng panganib sa seguridad ng pagkain. B. Nanganganib lumubog ang mga mabababang bahagi ng bansa. C. Nagiging sagabal ito sa pag-unlad ng bansa. D. Sanhi ito ng paglikas ng mga tao papuntang syudad. Ang sagot ay A. Alin sa mga sumusunod ang hindi tamang pahayag tungkol sa epekto ng climate change? A. Mataas ang banta ng epekto ng climate change sa Pilipinas. B. Malaki at seryoso ang epekto ng climate change sa kapaligiran. C. Hindi maaaring makialam ang individual na tao sa pagsugpo sa climate change dahil gawain lang ito ng pamahalaan. D. Halos kalahati ng populasyon ng buong mundo ay nakararanas ng masamang epekto ng climate change. Ang sagot ay C. Sino sa inyo ang nakakakilala sa kanya? Siya ay si Greta Thunberg mula sa Stockholm, Sweden. Noong 2019, siya ang kinilala ng Time Magazine na Person of the Year, ang pinakabata na kanilang kinilala. Siya ay isang environmental activist na kinikilala sa iba't ibang panig ng mundo. Dahilan sa kanyang tapang at paninindigan patungkol sa isyu ng climate change. Alam mo bang kasing edad mo siya? Kaya mo rin bang maging katulad niya? Kaya mo bang maging inspirasyon ng iba? Isang kabataan na mulat, mapanuri, at may paninindigan? Para sa inyong takdang aralin, mag-post sa inyong social media account ng panawagan patungkol sa climate change. Kung walang social media account, ilagay ang inyong panawagan sa isang papel at ilagay ito sa labas ng inyong bahay. Lagyan ito ng hashtag para sa bayan, hashtag para sa kinabukasan. Para sa ating K2, ang mundo ay nangangailangan ng mga kabataang maninindigan at agarang tutugon sa paglutas ng suliranin, lalong-lalo na sa climate change. May magagawa ka upang ang mundo ay maprotektahan, pamumuhay ay gumaan, at kalusugan ay maingatan. Laging tandaan, mga mulat at mapanuring kabataan na sa kanilang tungkulin ay tumutugon, dulot ay transformasyon sa bawat individual at nasyon. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating episode. Dito sa DepEd TV, pakikinggan ang boses ng kabataang Pilipino sa pagtalakay ng iba't ibang kontemporaryong issue.